Hello, hello everyone! Welcome to Murang Ulam. Ito ang channel para sa mga hirap ng mag-isip ng lulutuin sa araw-araw ng masusustansya ngunit murang ulam. Ang recipe natin sa araw na ito ay tinolang native chicken. Hello, so eto po, meron po akong nabiling native chicken. Ito po ang free-range chicken sa Pure Gold. Pag kasi magtitinola po kami, bumibili po talaga ako ng native chicken kasi yun po ang gusto ni Mister. Medyo pricey po as compared po sa mga commercialized chicken, pero since mas healthy po ang free-range chicken or native chicken, mas preferred namin ito kahit na medyo mahal. Pasensya na po ah. So, ang presyo po nito ay 283 pesos sa more than 1 kilo po ito eh. 1.33 kilos. 283 pesos. So, ito ang masarap na itinola. Sasabawan natin, napaka masustansya at malinamnam. So, ang ating mga ingredients ay luya, bawang, sibuyas, sayote, tanglad at dahon ng sili, patis, paminta at ang native chicken. So ngayon, magpainit na tayo ng ating mantika. Coconut oil ang gamit ko, mas mura sa olive oil. At uunahin nating isote o igisa ang ating luya. Kung mapapansin nyo po, naka-chopped ang pagkakakat ko ng luya. Kasi, di ba, may mga nagluluto ng tinola na ang cut ng luya nila ay strips or kaya malapad. So, ako po, laging chopped yan kasi gusto ko na makakain din ito. Kasama sa sabaw ng tinola, hindi napapansin ng family member. Once na malaki ang cut niyan, hindi nila kinakain. Sineseparate nila yan, nandun sa tabi ng plato. So, ang luya ay napaka masustansya. Ngayon, isunod natin na ang bawang. Yan, isunod po natin ang sibuyas. So, yan, puro chop po ang cut. So, nasasama yan sa sabaw. Sinasabi ko sa inyo na nahihigop nila yan nang hindi nila nalalaman. Pero, syempre, depende pa rin po sa inyo kung ano ang preferred ninyong cut. Nasa sa inyo naman po yun. At isunod na natin ang ating chicken. Ito po, free-range chicken. Pag sinabing free-range chicken, ito yung mga manok na nakagala, hindi yung ano, yung conventional na naka-cage. So sila, na-express nila yung natural nilang behavior na ang tendency, syempre, mas mababa yung stress hormone nila kasi mas relax sila. Meaning, once na less stress ang chicken, mas malayo sila sa sakit. Parang tao, the more na nai-stress, the more na nagkakasakit. So, ganun din yung mga animals. So, itong chicken, kapag nai-stress, dahil hindi sila free, di ba? Mas nai-stress sila, mas prone sila sa sakit. So, ang ending, ma-expose sila sa mga medicine in which yung medicine na yun, nai-intake din nating mga tao. So, yun ang kagandahan ng free range. And mas healthy pa, syempre. Kasi, una-una, nakakakain sila ng, nakakakahig sila sa mga lupa. So, syempre, yung dagdag na vitamins and nutrients na galing sa lupa, mas healthy. At pati yung mga itlog na napoproduce ng mga chicken, healthy din. Lesser ang cholesterol, lesser ang saturated fats, mas nutritious, mas mainam sa katawan. Yan po ay ayon sa mga free-range poultry specialist. Diba? Meron po tayong mga patrivia dyan. O siya, ilagay natin ng patis. So, i-adjust nyo kung kinakailangan. Mas mabuti na ang magkulang kaysa sumobra para mas ma-adjust. Then, budburan natin ng paminta.
at lagyan na natin ng tubig para sa ating sabaw. So, nasa sa inyo naman kung gano'ng kadaming tubig ang gusto nyo. Siyempre, pag sinabing tinola, di ba, eh, masarap yan, masabaw dahil hihigupin natin ang sustansya ng sabaw na ito. And then, ilagay na natin ang tanglad bago natin pakuluan para maglasa na ang ating sabaw. Ayan. Okay. So, pakukuluan natin to at hahayaan nating lumambot ang ating manok. So, after 5 minutes, yan, boiling na. At hindi, syempre, hindi pa malambot ang chicken natin. So, ang gagawin natin, hihinaan natin ang apoy as in super mahina. Ito ang magpapalambot ng ating chicken. Kasi matagal mapalambot ang native na manok. So, hinaan natin mabuti. Yung parang painin. Ganun. Yan. Yan ang magpapalambot sa ating chicken. At hayaan natin siyang kumulo for about 30 minutes. After 30 minutes, kabango naman na re. Isunod na natin ang ating sayote. Yung iba ang ginagamit dito ay papaya. Masarap din yon. Kaya lang wala akong nabiling papaya kaya sayote tayo. O diba masabaw? Nasa sa inyo naman po kung gaano kadami sabaw kasi kami gusto namin talagang humigop. Pakuluan natin ulit para lumambot ang sayote. Tingnan na natin. Ayan. Uy, bango. Parang gusto ko nang humigo pa. At last ay lagyan natin ng dahon ng sili. Ako, mas gusto ko mas maraming dahon ng sili. Kaya lang, yan na lang ang available sa aming kapitbahay na nagtitinda ng gulay. Pati sili, isa na lang ang available. Naglalagay ako ng sili kasi gusto ko talaga itong pagsasawsawan, patis. Tapos, maglalagay ako ng sili, dudurugin ko dun. Ayun, gustong-gusto ko kasama nitong paghigop ng sabaw nito. Ang bango na. Ay, mga ka-MU, ay Diyos mio, kabango. Ang sarap nito. Alam mo yon, alam mo kasing native chicken eh, ang sarap. Ayos na to. Iseserve na natin to nang makahigop-higop na. Yan. So, natikman ko na. In-adjust-adjust ko sa patis. Nasa sa inyo. I-adjust lang po. Eto na. Eto na po ang ating tinola. Sino pong natatakam dyan? Okay, shoutout muna po tayo sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta sa murang ulam. Please subscribe sa mga channel na to, Angeline Channel, The Treasure Island o Batang Malupet, OFW, Miracle TV, Brad Simple Life Cooking, hello po, kay Maricel Aquino, Aldwin Poruelos, kay Proud Pinoy, hi sir, kay Mouse World by Dan Mauricio, kay Ma'am Arceli, kay Lady Butterfly, kay Men Wiswis, Glenn Plaganas, kay Ma'am Hermelinda Oxenia, hello po Ma'am Nelzy Newberry, kumusta po sa inyong mommy and grandmom na bonus ang kanilang mga age. Hello din po kay Sir Bernard Gesultura, thank you for sharing your thoughts. Kay Ma'am Mary Grace Adanza Labadan, ng Kabadbaran City. At kay Tristan Blue. Yun po, please subscribe po sa mga may channel dyan. At may mga matututunan po tayo sa kanila. Uy, eto na po. Katakam-taka. Higop na tayo, mga ka-MU. Napakasarap. Ang bango. Ang linamnam. Ang init. Ang sarap nito. So, tara po. Kakain na tayo. Narito na ang ating
tinolang native chicken. Napakasarap, malinamnam, healthy, punong-puno ng protina. Kaya ano pang hinihintay ninyo since weekend ngayon? Masarap magsabaw para may sustansyang pumasok sa katawan ng ating mga kids. Pihadong magugustuhan nila ito. Kaya mami at daddy, luto na! For more tipid ulam ideas, please don't forget to share, like, and subscribe sa Murang Ulam. Thank you for watching!